natin. Ayan. So, thank you, Coach Arian. Thank you, everyone. Okay, naka-record na tayo. Let's proceed to our topic kasi we said that 7 o'clock. We're going to obey the time that we set. Thank you po at i-off ko itong cam ko. I'm going to share now my screen. And we ask the Holy Spirit na siya po mag-mentor po sa atin. Nakikita na po ba yung ating screen? Yes po. Okay, thank you po daw. Alright, so welcome to ICMA Mentorship Level 1, Session 1. I'm your coach, Pia. Okay, so ang ating pag-uusapan ngayon, no? We are under our I Know My Assignment. Ito po yung binibigay ng ating ICMA na mga iba pang karagdagan sa ating mga knowledge about sa ating tinatahak, no, na landas dito sa lupa. And we thank you sa ICMA kasi nag-provide po siya ng mentorship in order for us to know about mentoring. At and thank you rin po sa reference teaching guide na kinumpal po ni Dr. Nancy Bocalan. So, dito na ako mag-uumpisa, no? Kasi vision is very, very important sa buhay ng isang tao, sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng family, sa buhay ng organization, sa buhay ng nation, sa bansa, ano? So, ano ba ang mga kailangan nating matutunan dito? What is the vision? So, umpisahan ko na itong inumpisahan ng ICMA because ICMA was founded on vision. Okay? So, our vision in ICMA, yung sabi niya, is the implementation of the kingdom mandate as ambassador of our Creator to all nation and system through participation and involvement in its governing functions. So makikita natin dito yung kahalagahan ng vision. Kasi yung sabi doon sa Proverbs, if we can go back, 29:18, ang sabi niya, where there is no vision, the people perish. It means na kung kukunin natin yung mouse at sa Tagalog, kung walang pangingina ng Diyos, ang bayan ay mawawasak. Wala siyang patutunguhan. So makita natin dito, no, that our vision is pangingina ng Diyos, no? Pangingina ng Diyos. Okay. Ito ay ang ating lalahad, no, sa pagpapalaganap ng ang mandato ng kaharian tayo bilang ambasador ng ating manlilikha, ito'y trabaho natin sa lahat ng nasyon, sa sistema, tingnan natin, sa arts and entertainment, sa business, sa education, sa family, sa government, and media. Lahat yan is i-influence natin. Lahat yan papasukan natin. So, lahat ng mga governing functions na yan, ito ang trabaho natin. At yan, it's because of the vision. So ngayon, if we start a family, if you start your life, if you start your organization, you must have to have a vision. Kasi ang vision is pamamaraan ng Diyos sa paglilid. Tingnan natin, when God wants to remove Israelites, no, in Egypt, nagbigay siya ng vision kay Moses. Kaya ito yung hindi makita ng mga nations ng Israel, na inililid sila ng Diyos through vision. No, diyan ang pamamaraan ng Diyos. Okay, as I'm going further. Okay. Bakit ba parati Ate Pia na binabasa yung vision? Okay, ito ang kahalagahan niyan. Bakit parati natin binabasa ang ating vision sa ating organization, no? To remind us na mayroon tayong patutunguhan. To remind us na naka-picture, naka-angla yung tingin natin sa
leading of the Holy Spirit na patutunguhan ng ating organization, ng ating nasyon. Kaya nga, dapat merong ano, talaga ang isang ating bansa is kailangan mailagay siya sa vision para ang lahat susunod doon. Kung titingnan natin dito sa sinabi ng Diyos kasi kay Habakuk, sabi niya, write down this vision, write it clearly on tablet so that anyone who reads it may run it. So, sino man ang makakabasa, no, magkakaroon din siya ng vision. Because ang nangyayari na ngayon dito is a vision from God na nailagay doon sa nag-lead sa atin from vision to vision. Nung napasok ako dito, is nagkaroon na rin ako ng vision sa aking purpose, ng vision sa aking life. So, ang nakikita natin dito is vision is very, very important. At yan ay nasasagot lahat yan na ano ang vision, ano ang kahalagahan ng vision, ano ang importansya niya, bakit ba may vision? So, okay. Okay, so ang isang pagbibilib may vision, may values. Okay, at ito ang napakagandang set of example dito. Kaya ang bawat isa sa atin, we must have to have a vision and then we have the rules. At kung paano gawin yan, masasagot po lahat dito sa ating module na ito. Okay, na ito siya, mag-set siya ng acrostic na R-U-L-E-S, that respect. Respect is we see other people in the image and likeness of God. O kaya, we respect them sa fullness ng pagkagawa ng Diyos sa kanila. Just like, for example, I saw Pastor Vinis as a general. Even though right now, hindi ko pa siya makikita, but I respect him like that. Kasi I saw him general. Ganyan po yung gusto ng Diyos na tingin natin sa bawat isa para maibigay po natin yung salute, yung respect na kailangan niya. Kasi if we do like that, no, magkakaroon siya ng more on himself. So we are the unit of the same identity. Kaya nga we are united with the same identity as sons of God. And ito, kung pag-uusapan na lang natin yung love, L-O-V-E, lumalambot na yung puso natin. Kasi no, that na kahit na magkaroon ng mga offenses, it's because of love. We unite one another because of love that comes from God. Kaya kung mayroon offenses yung isa, parang wala na lang tayong nakita ang offenses niya kasi hindi naman habang buhay siyang masama. If that love that you give to a person, magkakaroon siya ng realization na bait ng taong ito, why I'm going to do that, na parati ko siyang gagawin ng masama, hindi naman siya ganitong tao, okay? So, yan ang magpapabago sa isang tao. And then, we endure with the assurance that we are running the race and it because God knows what we are doing right now. And God will renew our strength ano, sa ating tinatahak na landas. And also, the service. I will serve you whatever I have. You serve me whatever you have. And this service is vice versa. Okay, just like Jesus Christ, sabi niya, I did not come to serve, to be served, but to serve. Whatever you have, I am going to appreciate it. Para ikaw ay ma-fulfill mo yung service na pinapagawa ng Diyos sa'yo. And this will fulfill the Matthew 24:14 that it says, and this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay, so it's a fulfillment ng plano ng Diyos dito sa lupa. Okay, so, tingnan natin yung slide ko. Okay, and our mission, no, is to be an access. Ito yung isa tayong bukalan ng pinagkukunan ng katuruan para ma-enhance ang isang tao, ma-empower siya, mahulmata siya, no? Mabigyan siya ng kapangyarihan and to be able to him to or her to operate and dear on their ano
itong designated area ng kanilang mga gifts and talents, and then to mobilize na maihatid sila sa kanilang designated work or position in the kingdom of God, ano, sa kanilang sabi nga nito, for mobilizing individuals as leaders in establishing the kingdom living principles in their community and nation. Pag na-mobilize siya, at kung na-activate siya, kung na-empower siya, it's because sa mga katuroan natin, no, makaka-stand na siya, and then we deploy them to do the task in the kingdom. So that is the vision statement, no, nating pinapalakad, at ito na rin ang ating mga pattern in order for us to do the vision, the values na kailangan na i-observe ng mga team, at ito rin ang ating mission statement para ang bawat isa ay makaganap ng trabaho niya in the kingdom. Okay. Alright. So, sabi niya dito, the work that we are going to observe here in ICMA, community service in appropriating ways and programs in providing food, water, and clothing to those who have these needs. So, sa mga, sa community service. Sa youth naman is a youth development program in relation to leadership advancement through training and seminars. At yan ay ginagawa na po natin ngayon, alright? So, and regular activities, program events, participation in community, national public goodwill programs for financial aid to ICMA mission and vision. And we thank God kasi meron na po tayong treasury, okay? So, Kingdom Training Education Academy. Andyan na rin po itong ginagawa natin ngayon, mentorship and coaching. We have done that, okay? So, from national and international conferences na sa mga susunod na mga buwan, mayroon po tayong mga conferences. And the community outreach for gospel dissemination o pagpapalaganap ng gospel of the kingdom. Ito po ay on air sa broadcast ito na nare-reach out na po natin through the media. Okay, so acknowledgement. This is for teaching use purposes only by ICMA affiliate leaders, as some are owned copyright from various authors as references of this material. This is not for distribution or mass production use. Disclaimer, this is a resource material only based on the vision and mission of ICMA in training leaders, and we are not enforcing any of the content to anyone's values or belief. A reference of the this manual is listed at the end. Kasi ang sabi niya dito sa disclaimer, kasi hindi lahat, no, ay ganun na ka yung belief, ano, kaya hindi in-enforce, kaya sa pwede ito sa lahat, but yung mga iba kasi ginagamit pa rin ito sa mga seminars, kaya ang gawin na lang natin is kung nakita natin na ito ay tinik, hindi pwede sa beliefs natin, then para lala lang tayong kumakain ng isda na kunin mo yung laman and then itapon yung tinik. So, ganun na lang. So, para maayos po. Okay, so ang ating makukuha po dito sa ating mentorship is sa apat na session natin, it takes 1 hour lang po ako magtuturo, no? Makukuha po natin dito, pag-aaralan natin yung vision, the mission, values, spiritual gifts, who you are a leader, paradigm, the mind, and the laws. Ito po yung ating pag-aaralan at sa apat na session po na yan. Ay, naibigay na po sa inyo yung module, no? Just download it and pag-aralan nyo na po yung spiritual gifts. Answeran na rin po ninyo yon para ma-evaluate na po ninyo kung nasaan po ang mga spiritual gifts ng bawat isa. Okay. So, now, my blessing dito. Ang sabi niya ni Dr. Nancy Pukalan na nag-compile po nitong
trabaho na ito. Sabi niya, I am excited about the journey that you have chosen to embark upon. Over the next several months, you will begin to see clearly the call that God has for your life. As a kingdom leader, you will take significant stride forward in fulfilling your life mission, in which includes living out and in impacting the lives of others. The training you will be receiving is biblically based, and its very core is the conviction that fulfilling your destiny flows from being as well as doing. Living out your life mission requires that you surrender to God's plan for you. As you cultivate an intimate relationship with Christ, you will begin to hear and you see visions He has for your life. This was clearly Jesus' modus operandi when He was on the earth. So Jesus explained, I tell you the truth, the Son can do nothing by Himself. He does only what He sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. Hallelujah. In John 5:19. So as we go further, titigan na natin itong vision or V-I-S-I-O-N. Okay. So habang tinititigan mo yan, hindi mo lang siya nababasa eh. Nagkakaroon ka rin ng construction with that two word na pinagsama. V and Sean. Kung tignan natin dito, no, yung vision is seems like visualization or imagining that in the future or the place na magti-take action ka. So, okay, seeing the vision. Ang mga visionary kasi ganyan sila, no? Nasa state na po sila ng present, nangyayari na. Even though, parang wala pa sa, wala pa in the manifestation, but ang kanilang, tingnan natin, we observe, ang kanilang mga statement is present, always in present and future. So sabi niya, seeing the vision. Have you seen the vision? Now, vision is the destination. Kung kukunin natin itong two-way na itong pinagsama, no? It is a destiny of a nation. So now, you know now how to lead your people. Kasi, sabi nga kanina, no, where there is no vision, the people perish. Kaya, how to lead a people in your organization? You must have to have a vision. Yan po ang unang-una na kailangan i-set up ng leader in an organization or in a family. Bakit? Dito tayo pupunta eh. Where you are going to lead your family? Where you are going to lead your country? Kailangan may vision ka. Okay? And that is we're going to capture. Okay? Kung mag-start tayo ng family, you must have to have a vision. At kung mayroon ka ng vision, just measure. Kasi kung hindi mo na-measure kung nasaan ka, hindi mo alam kung ano pang kulang. So you must have to have a vision. Sa mga wala pa, you need to have, to start to have that vision. And sabi niya, vision is the destination, the picture of the future that God has painted across your heart and in your mind. No? As ambas down niya, inire-reveal niya as you pray. Relationship to God. Go to God. As you listen. Ito yung prayer and fast. Kasi in prayer and fast, we are mas marami sa atin ang trabaho natin sa pag-fast is makinig. Makinig sa mga hinahabili ng Diyos. And explore with Him. Yan sa pagbabasa ng banal na aklat. Kaya nga kay Joshua, sabi niya, meditate the book of the law day and night para maganap mo ang lahat ng nakasulat doon. Okay. Listen and explore with Him the call that He has for your life. Vision describes what it will look like to fulfill God's particular assignment for you. Wow, ang ganda pala nito, no? Yung vision now, daw magde-describe ano ba yung itsura
ng assignment na ibinigay ng Diyos sa'yo. Okay, bigyan nga natin ito ng example, no? Itong vision na ito that describe what it will look like to fulfill God's particular assignment for you. Halimbawa, natanaw mo, bagyo. Tanaw mo lang yon, itsura ng bagyo. Natanaw mo lang. Pero hindi mo pa siya napupuntahan. You must have to take action or step para magkaroon ka ng palapit doon. Habang lumalapit ka sa bagyo, marami kang madadaanan. Marami. And then, of course, bababa ka, magtatanong ka. Kung hindi mo siya alam pampuntahan at you are nasa way ka, no? Bababa ka, magtatanong ka. And then, itutuloy mo na naman. Kasi, hindi mo pa siya na-reach. Habang lumalapit ka doon, wow, parang meron ka nang nakikita mga pine trees, parang lumalapit ka na. So, if the vision is the place, paano mo malalaman na ikaw nga ay nakarating na doon? Okay? So, habang nag-uusap tayo ngayon, mayroon po nare-recall sa inyo, kaya may ipinapakita na ng Diyos sa inyo na nag-re-register na sa kaisipan natin na ang importansya ng vision. Habang palapit tayo ng palapit sa vision, paganda ng paganda ang nakikita natin. Paganda ng paganda. Kaya nga ito ang nangyayari, no, sa mga tao in the Israelites, no. Hindi sila tumitingin doon sa vision na ibinabasa kanila ng Diyos. They are beginning to whining, complaining. Ang dami nilang imbes na tumingin sila sa vision, hindi, they begin to complain. Kaya wala silang nakikita. Walang nag-clear sa kanilang mga daanan. That's why, imbes na ma-direct nila yung place, is nagpaligoy-ligoy sila. And this is, isang aral din sa atin para ma-pinpoint natin at tuloy-tuloy yung ating paglakad sa vision. Is we need whatever na mga balakid yan, just go on. Kasi marireach out mo rin yan. Okay. What do you see? Okay, what do you see? Ganyan yung mga visionary, no? Kung titingnan natin, noon, di ba, kahit naman kung titingnan natin, no, ang tawag sa mga propeta is mga visionary. So ikaw, ako, lahat tayo, so ang tawag sa atin, mga propeta, kasi we see, we foresee the future. Ang kahalagahan yan. Ang sabi ni, I think, Pastor Rick Kendall ito, a vision is not just a picture of, dinagdagan niya, no? A vision is not just a picture of what could be. It is an appeal to our better self, a call to become something more. Yes, and I agree po dito. Kasi, no, pag nakita mo yung picture, at talagang, yan, dyan kayo dinadaan ng Diyos. Magkukul, no? For a better you. Na, paniwalaan mo yun, and then you can discover yourselves. The better you. Ba, kaya ko pala ito, no? Pero ang nagbumabalakid ko minsan sa atin, kasi, yun nga, yung nai-intimidate tayo, but no. Just go on whatever God has shown you. Go on kasi malapit, mas malapit ka kung ito'y paniniwalaan mo. Mas malapit ka sa step na yan. Okay, so magkaiba yung vision and dream. Kasi sabi niya, a dream is a general statement of what you see with a general intent. Ang dream kasi, limbawa, you dream for a car. No, so nag-set ka na nag-ipon ka, pero pag nakuha mo yon, what's the next? Wala na. Pero ang vision is tuloy-tuloy. Walang katapusan. Yun ang pagkaiba ng dream. Okay? A vision is clear, specific, and unique statement of intent in which you can create goals, formulate a plan for its achievement, and communicate it effectively. Tuloy-tuloy yan. Na habang ikaw ay nabubuhay, ay tuloy-tuloy kang magpo-progress. Yan ang kahalagahan niya. Kaya ang sabi niya, vision is revealed in phases and evolving. Nagpo-progress ka. So, ang vision calls you to act.
no? May kasabihan, no? A journey of 1,000 miles is start with a single step. It calls you to grow. Kasi aaralin mo ano pa yung mga dapat kong gawin and take a risk. Ito yung take a risk kasi dito, hindi yung mapapahamak mo yung buhay mo. It's not that way. Ang you take a risk, yung you're going to innovate. You're going to start something new for yourself. Kaya kailangan mo yung kasi mga bago kasi na papasukan mo, you're going to discover that on yourself. So be above average. May iba ka na eh. May iba na yung mga gawin mo, mayroon na siyang mga boundary, may limit na yung mga yung mga character mo kasi mayroon kang nakikita. It breaks rules and go beyond boundaries of your comfort zone. Okay. So totoo 'yan. Kung mayroon kang gustong ma-achieve, ano? It breaks rules, whatever that rules na nakakabalakin sa iyo, I believe, no? And it breaks also, bibiyak yung kinalalagyan mong cocoon. If you have a vision, it calls you to come out. Okay, so may quotation si Dr. Nancy Bukalan dito. Vision is a purpose-driven desire that burns, grabe no, passion and enthusiasm inside a man's heart. Heart means mind, igniting a process towards a same destination through action. Your action means ways and behavior based on the experience, and this experience is the feelings of being in that moment and time. States of its end. The end means the fulfillment that unfolds on its journey or map. Itong map, mayroon tayong acrostic dito, no? Mindfulness of your accountability of your purpose. Yan ang ina-acrostic ko dyan eh. Kaya we are going to be mindful and be accountable sa purpose na binigyan ng Diyos sa atin. Okay, ang ganda nito, no? So, purpose is the answer to the why of living. Yan. Napapag-aralan natin. Kasi the intent of God, why He created us, that is the why. And sabi niya, anything opposite of abundant, fulfilled, peaceful, and successful life is experienced with undiscovered purpose. Kaya nga, sa ikma, no, pinag-aaralan natin, ano ba ang intention ng Diyos sa akin? Ano ba ang identity ko? Bakit ba ako niya nilalang? And yan is, ano, hindi natin na-discover yon. Ito yung nagli-lead, no, ng opposite sa fulfilled, peaceful, and successful life. So, purpose existed before one's birth, no? Halimbawa, yung parabi naman natin na pagpag-aralan, yung mga manufacturer, no, na place na nila yung purpose ng isang bagay bago nila likhain ito, bago nila i-manufacture. And your purpose existed before one's birth. Kaya kung gusto natin makuha pa, yung maunawaan pa, yung purpose natin, mayroon tayong way, we go back to the one who make us, or we go back to the one who manufactured us. So the origin of our purpose is no other than our Creator. Kaya babalik tayo sa kanya natin tatanungin, ano bang purpose ko, Lord? Ano bang susunod kong gawin, Lord? We are going to always go back. Ano ba yung blueprint? Nagagawa ko ba yung blueprint ng buhay ko? Okay, so next slide. So, some why questions leading to find to your purpose. Ito na po yung ating mga pagbabasihan that we are going to answer sa ating mga buhay. Okay, yung ating titignan, no, para mahanap natin yung purpose.
why I'm good at. May merong kang kakaibang talento no, na sabi niya, why I'm good at, even if I do not have education or training on it. Meron yan, no? May kakaiba tayong lumalabas na talento even though na hindi tayo nag-come up sa education or training. Kasi may tinago po ang Diyos sa atin na mga kakayahan. At yan ay idea, no? Na leading you to find your purpose. Isa na yan na tip. Okay. Number two, why am I frustrated or angry about until it resolved? O, tingnan mo kung saan ka ba nagagalit. Saan ka ba frustrate na isang bagay ay hindi nasusolve, no? Bakit ba? So, ibig sabihin that if you are angry or frustrated for one thing na hindi nasusolve, itong sasabihin ko sa'yo, nasa iyong solusyon. Hanapin mo yan. Kasi ipinakita sa'yo ng Diyos. I believe ng lahat ng bagay, pinapakita ng Diyos sa iyo kasi ikaw ang may dala ng solusyon. Then, isang tip na yan, why do I have this dream and desire since childhood? Isang tip din yan, no? To lead you to your purpose, finding your purpose. Parati mo yan na nakikita, parati mo yan na nararamdaman sa iyong sarili since childhood, no? And why do others come to and seek for me? Ano ba yung unique na nasa iyo? Ano ba kasi ang nakikita nila sa iyo? Ano ba kasi yung pagka pumunta sila sa iyo, mayroon silang nakukuha ng mga ideas or something else na nakakatulong sa kanila? Alright, that leads you to find your purpose. And why am I up late at nights to accomplish this even if I am not getting paid for it? Kasi, no, isang tip na ito, ano ba yung gustong-gusto mong ma-accomplish? Ano ba yung gustong-gusto mong natatapos? Bakit hindi ka makatulog? No, even if I am not getting paid for it. Tips na rin po yan, no, to lead you to find your purpose. And next is, why is this my priority when money is not an object anymore? Karamihan na sa ating mga Pilipino, hindi naman tayo nag-umpisa sa may pera, pero meron tayong gustong-gustong gawin para makatulong sa iba. No, my priority when money is not an object anymore. Kagaya ng magbibigay ng ating example ko ng ideas, kagaya ng mga ginagawa na natin ngayon. So, why do I do or respond to this automatically without difficulty? Listen na rin po yan, no? Hanapin natin yan sa ating mga sarili. It leads you to find your purpose. Thank you sa IGMA kasi nagbibigay siya ng mga tips na ganyan, no? To find out what is our purpose. Kasi, no, ang hirap kasi maghanap yan, no? Kung wala tayong mga learnings. Kasi, and also, I want you to know that the place where we are going to stay young is being a learner. Yung parati tayong nag-aaral. Okay? Kasi, nag-upgrade po ang mga kaalaman na. Nag-upgrade po kaya nga nag-advance in the kingdom. Kasi napakarami pong ideas na binababa ng Diyos sa atin. Alright, so next, why is it this bothering me that I can't sleep until I find the solution to make it better or right? Grabe, no? Ito yung every time na may papagawa po ng Diyos sa akin, yan ang aking nagiging pattern. Yung hindi ako makatulog. Mayroong gumugulo sa aking kaisipan. No, na kung hindi ko siya magawa, kaya we are going to be very keen in the Holy Spirit kasi hindi ka patutulogin until na hindi ka tumayo na maging solusyon. Kasi kung ikaw ang ginigising ng Diyos, ikaw ang binabalo ng Holy Spirit, nasa iyo po ang solusyon ng yan. Kasi it's the right time now to act on it. Now, next,
Why is it that I am so drawn and enjoy doing this, that I spend most of my time with? Why am I pursuing and persistent to achieve this? Sa mga ginagawa natin ngayon, we are enjoying what we are doing right now. I know some of us, no, sa media, kasi may mayroon ngang mandato, it means na nasa atin yon, sa atin niya binaba, kaya we are enjoying to do it. So those things are some why question leading you to find to your purpose. Ito po ay binigay na po sa atin kasi nakita na po nila ito na effective. So ang ganda nga no, na yung mga nakapag-experience na, binibigay na experience nila for a long time at binibigay na lang nila sa atin sa isang session na ganito, yung mga yung mga leading you to find your purpose. May mga clue na yung binibigay nila sa atin. Kaya ang ganda ng mga learnings po na binibigay po ng IGMA. And thank you for that. Okay. What do you see? So, no vision is too small. Kaya, despise not the day of small beginnings. Kaya nga ito, no? Pag may pinakita kasi ang Diyos sa atin, kung yun ay galing sa Diyos, it means kung lalakaran natin, palawak ng palawak eh. Kaya sabi niya, despise not the day of small beginnings, all we have to do is to act. Kasi kung hindi tayo mag-move, hindi tayo forward, hindi natin matatry ang ating strength, hindi natin matatry ang ating mga abilities. No, kagaya nga ng quotation natin kanina na journey of 1,000 miles, no, start with a single step. Hindi ka makakalayo kung hindi ka mag render ng small step or mga small na mga bagay na patungo doon sa vision na binigay sa'yo. Kasi kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Tinatanaw mo lang, nakikita mo lang, pero hindi mo siya nararanasan, hindi mo siya napupuntahan. Kaya kailangan, we need to have a small beginnings. Do not spice the day of small beginnings. So being a visionary is about being a leader. Bakit? Kasi ikaw makakita nun eh. You lead yourself. Yan yun. Personal. You lead yourself and breaking the cycle of traditions. May mga bagay kasi, no, na kung hindi natin yung mga i-break, yung mga traditions, mga pamahiin, ang dami yan, no. And also, not accepting status quo, not accepting status mo, and a pursuit to what could be. Hindi yan importante eh. Ang ginagampanan po kasi natin dito is maganap, makita mo, mapuntahan mo yung na vision mo, nabigay sa iyo na vision ng Diyos. Okay? And God will lead you there. Kasi pinakita niya yan sa iyo eh. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hallelujah. Sa mga bagay na ito. Kasi ang Diyos ay espiritu at tayo ay nandito sa lupa na magmamanifest sa mga bagay na yan. And ma-amaze ka how God is going to make it into fulfillment. Kasi ang pattern natin is yung pinakita ng Diyos sa atin. At paano ba yung paano ba itong mangyayari? I will give you an example. Pag na-stuck tayo sa isang vision, kasi hindi lahat ng bagay, no, nakakapag-go on tayo. Parang jigsaw puzzle. Na vision is parang jigsaw puzzle. Nakita mo siyang buo. Pero kapag nilagay mo siya sa lapag, mabibreak siya. So that's a challenge for us. Na titingnan natin yung mga sides
mga sides muna, no, na malapit doon sa picture. And then after that, hindi na natin alam kung anong susunod. So anong gagawin natin? Babalik tayo sa picture. Kaya yun ang pattern po natin sa vision. Kaya kailangan may picture, may vision picture tayong nakikita kasi babalikan natin yun. Bakit ba natin inuulit ang vision ng ikma? Kasi para tuloy-tuloy. Okay? So yung example ko na jigsaw puzzle, para mabuo mo, ma-fulfill mo lahat yung pinakita sa'yo na buo, is you must have to read always the vision, or you must always see the picture. Bumalik ka. Parang yun sa jigsaw puzzle, ikinabit mo yung isa, and then babalik ka doon sa picture. Ikabit mo yung isa, and then until na mabuo mo siya. So that is example na pagbuo ng vision na pinakita ng Diyos. And masarap na mabuo mo yan. Okay. So, change and progress takes place through visionaries. Kasi, through the vision kasi, you learn to study more. You learn to be progress at lahat ng mga seminars, lahat ng mga studies. Kasi hindi mo alam kung nasaan doon yung makakatulong sa iyo eh. Kaya kailangan, if you are able to do it, do it. Kasi nandoon yung mga requirements, nandoon po yung mga instructions na maghahatid sa'yo to fulfill that vision that God has given for your life. No, sabi niya, it does not have to be global to make a difference, but should be bigger than yourself. Amen. Okay. Question to write the vision. Alright, sabi niya dito, well, thank you kasi napaka ano na ito, no? Lahat finid na po sa atin. Pray and reflect upon the following and journal your thoughts and what you believe the Holy Spirit is saying to you. Okay, here we go. Are you truly delighting in the will of God more than your own desires and ambitions? Pray and check your heart. Are you being controlled or manipulated by the will and desires of others? Next, are you living free of the fear of men? Okay, these are the questions to write the vision. Next, are you allowing the expectation of others to force you to do something that is not truly the desire of your heart and the will of God? Next, are you truly living your life by design? Are you doing what you are really passionate about and gifted at? So, ito mga ito, bibigay ko po itong slides for you to, go in a place na walang makakadisturb sa'yo and meditate and go back to yourself para you are going to start or continue the vision that God has for your life to start your life again. Okay, ito ba yung karagdagan? Question to write a vision is pray for God's vision and journal your thoughts. Lahat yun. Wala kang what comes to mind, to your mind, just document it, just put it. Walang mali doon. Lahat ng lumabas, pasok mo, isulat mo lahat. So, write down what He has shown you. Picture, drawingin mo. Up to this point in time, what would you do in life if lack of money or opportunity was not an issue? And sulat mo lahat yan. What fires you up? Anong nag-i-ignite sa'yo? Nagpupush sa'yo? Sulat mo lahat yan. What are you really passionate about? Isulat mo lahat yan. Vision is a picture of the future that produces passion. And components of vision writing. It should be clear. Ano yan? State mo yan. Isulat mo lahat. It should be clear. Okay? Specific. Anong kulay? Anong itsura? Anong shape?
Okay, socially oriented. Okay, ito ay pangkalahatan, solution oriented, naging solution sa present nating problem. All right, unique. And what distinguish you from others? Ano yung kakaiba sa iyo? All right, so compelling. It is exciting, inspiring, the wow factor when you write your vision. Of course, some may show disinterest, pero kasi ang sa vision kasi ikaw munang maniniwala, walang ibang maniniwala diyan kahit ipakita mo 'yan. Kasi hindi nila nakita, ikaw nakakita 'yan. Kaya ikaw munang maniniwala, ikaw lahat ang mag-a-act, and then you can see the outcome. Okay, and your assignment in no more than 200 words. Write a description of your vision that describe what you feel God wants you to do with your life. Consider the following as you write your vision out. Does it clearly describe what your heart's desire? Is it God's size? Does it inspire people to participate with you? Does it describe change in people's lives? Can people see? Can see it when they hear it. So, ito po yung mga pattern po natin, assignment po natin sa paggawa ng vision. At dito tayo na mag-start ng ating ng vision natin o ng mga kailangan pa nating pagandahin sa ating buhay, pagandahin pa sa ating mga organization. Those are na-effect na po sa ating lahat. And I hope nakakuha po tayo ng mga ideas and challenges na from now on, we're going to start with a vision. Thank you so much, Shalom, for your attendance for this session. Greetings po sa bawat isa, and I thank you for your participation. Wow, Ate Pia, grabe! Praise God! To God be the glory. Hindi nag-brown out. Hello, Pastora Belina. Maya Pabengi. Maya Pabengi. Good evening, Tambang. Denise. Umu ulan dyan? Ay, ano ngayon? Medyo tumila ngayon ng ulan. Tsaka humina yung hangin. Dito umuulan na. Maray na banggi, Pastor Jun. Maray na banggi, Pastor Vinis. Hello po. Maray, maaya pa bengi ki kayo. Maray po sa inyo. Maray. Maray sa kanya yo. Thank you, Ate Pia. Okay po. So, alright. So, discussion po tayo. Ano po yung mga na-take po natin sa ating lessons, sa ating pag-start ng organization? What are the most important thing to start an organization, to start your life, to start your family? Sige po, discussion po tayo. Maliwanag na siguro. Wala nang gustong magsalita. Or baka may tanong po. Hallelujah. Glory to God. Sa akin po, okay na. Ayos na. At saka malaking tulong po sa amin kasi magagamit ko ito lalo na dito. Sa bago pa lang kasi kami yung church. At tulong po ito. Lalo yung mga wise. Maunawaan ng gusto ng mga bagong mga Kristiyano dito sa Rise Up. Christ Family Church. Thank you, Ate Pia. God be the glory po. At saka po, Ate Pia, ano, maganda kasi yung nasabi mo rin sa vision. Kasi everyone has a vision. Kaya very applicable talaga to for them to
be courageous to step to the next level. Kasi yung vision will guide them. Kahit na sometimes there's no one around that person or walang leader, the vision itself will call them to walk into a journey according doon sa kanila. So what vision does is it also pulls you from where you are. Maganda yung sabi ni Ate Pia na it breaks rules of your comfort zone. Kasi the visionaries are really the one starting to make a trail. And you have to get outside the box. You know, na nalilimit ang tao. Kaya napakaganda na yung vision ay malabas ng bawat isa. So they can really get outside the box of themselves also. So salamat Ate Pia, you know, na maganda yung tungkol sa vision ng bawat isa ay mailabas talaga nila ito fully. And vision also ay connected sa bawat isa. You know, the greater vision kasi ng bawat isa, lalo na yung nasa kingdom, usually to work together to accomplish, alam naman po natin yan, ang bawat isa, yung ultimate vision of the Father. Thank you po, Ate Pia. Ganda na glory po. Thank you po. Ganda na glory po, Pastor Belina. Hello po, nakita ko rin po si Pastor Marity, Pastor Belina, Pastor Benice, Pastor June, at saka Retsi. Wala nang nag-i-imik. Wala na pong insight, wala po. Kung Okay, so ibig sabihin ako din Ate Pia, tatahimik na din ako. Hallelujah. Glory to God. Salamat po Ate Pia. Napakaganda ng presentation at saka you know, yung pong i-revise pa po namin yan kasi matagal na po yung ano na yan, yung program na ang sa mentorship, i-upgrade po namin yan ni Ate Pia. Si Ate Pia po ay pinaganda niya yung ano no, yung mga slides also po. Kasi po, alam nyo, maganda dyan Ate Pia, mabanggit ko lang ano. Kasi yan pong module na yan ay ilang years na ba yan? 4 or 5 years, no Ate Pia? And then nakita ko po talaga na si Ate Pia ay talagang nag-change. Wow, kasi nagturo na siya ngayon na oh my goodness, you know. Ang laki po ng ano niya na talagang nahasa. And yung vision po kasi, yan din po ang hahasa sa character natin at sa mga behaviors natin. Ano? Itong vision ay parang itutuwid ka rin ito eh. So, ang vision ay hindi lang siya one way na benefit na meron tayong magagawa, kundi yung vision may gagawin sa'yo. Ikaw ay mag-change. Kaya exciting ito eh. As you step, laging meron kang nakikitang bago na, hindi mo na-discover to before. Diba, Ate Pia, sabi mo nga, journey. Ang ganda na sinabi ni Ate Pia na journey, ano, yung MAP. Mindfulness, accountability, at saka yung purposeful ba yun, Ate Pia, yung letter P? Purpose, yes. Kaya life is enjoyable pag may vision. Bakit? Mm. Kasi ito yung nagbibigay sa iyo ng passion, excitement, lagi kang merong ina-anticipate na nakikita mo na yung destiny mo and nilalakaran mo na to. At habang nilalakaran mo,
natetrain ka rin. At lumalabas yung mga ability mo na hindi mo alam na meron ka pala. Na pagdating mo sa second station, kailangan ko palang ano to, balikan at hubarin ang sapatos ko, ibahin ko pala. Nag-iiba rin tayo, sineshape din tayo ng vision. Kaya isa sa strategy to sa mga nasa church na matanong natin sila, ano ang vision mo? Yan. So, matrigger natin na ang bawat isa ay ilabas nila yung vision nila. Huwag silang mahiya, huwag silang matakot. Kaya itong tinuro po ni Ate Pia, isa rin paraan niya na ma-activate at ma-mobilize po ang mga kasamahan po natin. At bilang mga leader po, tayo po yung maunang talagang ma-excite sa kanila. Dahil kasi sila po, tama sabi ni Ate Pia, sila po ang nakakita nito eh. Ngayon, dapat excited din po tayo na makita natin yung nakikita nila. Amen. Na meron tayong pagbibigay na, gusto ko rin makita yan. Para po talagang hindi rin mabore ang mga tao sa church. Siguro po, minsan baka ganun po ang pakiramdam ng iba. Kasi hindi nila ma-participate ang sarili nila kasi hindi na e-expose yung vision ng bawat isa. And sabi nga na Tipia, it is personal. At sa vision na yan, namomotivate at nabibring out din yung purpose nila sa buhay. Kaya siguro po, pag may mga depressed or may mga discouraged, siguro na-out of focus sila sa vision nila. So kailangan i-redirect natin sila na okay, ano ba ang vision mo sa ano sa ngayon? Ngayon pag nakita nila uli 'yon, maari itong mag-encourage uli sa kanila at awaken uli yung kanilang vision na maaring hindi natuloy dahil may nag-discourage or dahil may mga bagay na na-intimidate sila. So as leaders, kayo po ngayon yung mga facilitators of visionaries. Lahat po ng bawat isa sa church ay visionary po yan. Kasi po, na andoon yung purpose ng God sa vision nila. And yung pong mga questions sa ligay ni Ate Pia, napakaganda po niya na pagbulay-bulayan na pwede niyong ma-share sa iba para sila ay talagang mag-set ng vision nila. Yun ang magiging direction nila sa life. So, yun po ang aking masasabi doon. Kaya napakaganda ng pag-usapan yung vision. Sabi nga sa una ni Ate Pia ay people perish. Ibig sabihin po ay people are destroyed and people are without purpose and people are lost. Kasi wala silang vision eh. Wala silang nilook forward to. Kaya, and the vision is ano yan, inherent na the ability to do it ay nandoon na rin sa person itself. Kaya po, yun lang na napakagandang ma-share natin. Kasi nai-ignite, pag na nakikinig po ako, nai-ignite po uli yung vision, ano? Minsan talaga, pag may vision, minsan nanghihina tayo. Yung enthusiasm ay nagre-reduce, di ba, Ate Pia? Parang pagbigla kang may na-encounter na barrier, ay naano ka na, na-discourage. Or may season na medyo hihina yung burning desire mo and flame. Pero it doesn't mean that your vision has stopped or the vision has changed. Meron lang talagang seasons din na dadaanan ng vision. Kaya nga, isa rin yun sa test, is this really the vision that God gave you? Kasi even though there are tests and difficulties, pag may vision ka, your passion and enthusiasm will overcome anything that comes along your way. Kaya napakaganda nito dahil ine-exert talaga ng vision your full potential. And you will get to places of the unknown.
unfamiliar places. Yung mga situation, mga tao na hindi ka sanay, ilalabas ka nitong vision mo. Alam din ni Ate Pia yan sa mga experiences ng mga marami na yung vision pala, nandoon ang tunay mong discovery of your assignment and who you should be. Kasi meron tayong ginagawang choices based on sa norm ng world na ito ang gagawin ko pagdating ko in the future. Ito ang aking, ayun nga, may difference ang ambition, ano? Nagplano ka, which is fine kasi kailangan magplan. Pero not every plans of in a man's heart is the Lord's will at iyon ang inilagay niya. Kasi ang standard nga kasi ng world eh, kailangan makapasok ka, magtrabaho ka, mag-education ka, maging ganito ka at maging ganon ka. So nagdi-dictate ang world of the things you should be and doing. Kaya nasusumpo yung mga yung vision. Pero at this season, ang rami na talagang lumalabas because of the knowledge and understanding of vision, identity, purpose, at yung potential. So, sumataas na rin po yan. Kaya marami na ngayon lalong nag-a-achieve ng kanilang mga full desire ng kanilang heart according to their vision. Yan, okay po. So, kung meron pong mga ma-encounter na, yun nga, resistance, walang maniwala sa'yo sa vision mo, don't be discouraged. Kasi they cannot see your passion. What will encourage you is the passion and enthusiasm. Kasi project na ikaw ang gumagawa, na you know na, wow, ang ganda nito magagawa or lalabas in the future. Kaya, when you have that vision, you will find people that will support you also. Once na inactivate mo yung vision, and you already acted on it, God then will begin to bring people and make your situation in accordance to fulfill your vision. Okay, napapahaba na ako, Tipia. Yan po. Amen. Hallelujah. So, pakinggan nga natin si ano, si Pastora Marity. Hallelujah. Wala pong sounds, Pastora Marity. Ayan. Ayan. Pasensya na po kasi ang ang cellphone ko po kasi ay medyo may problema. Wala po. Yan. Okay na po. Anak ko, okay, ano daw? Hindi. Yan, okay na. Okay na po. Magandang gabi po. Shalom po sa ating lahat. Ang cellphone ko po talagang medyo may time na may ano, may problema. Kaya nagpipray po ako ng
ng ano ng kapalit. Lalo po kapag nagla-live nga po ay nagkaka-problema. So ayan po, sa gabing ito ako po ay nagpapasalamat ng sa Panginoon sa pamagitan po ng ating Coach Pia at saka kay Doc Nancy. Talaga pong lalo pong nagkakaroon ng ignition, lalo pong nagkakaroon ng namomotivate tayo, nanduroon yung eagerness na patuloy na isik yung will ng Lord. And then syempre magkaroon tayo ng mga pangitain, ng mga plano, magbuo ng vision, magkaroon ng vision, dahil kapag wala po tayong vision, wala po talaga tayong susugsugan kung ano yung ating gagawin. So sa ganung paraan po, naunawaan ko na lalo pong magkakaroon ng enthusiasm tayo ang bawat isa na gawin at ma-fulfill yung design, yung purpose natin, yung purpose ng Lord sa buhay po natin. At ngayon po ay ako ay talagang nagsisimula na mag-ask kay Lord yung tungkol sa vision. Ayan. In fact, may mga plano po tayo, pero syempre, first of all, kailangan ito ay in line with the will, with the design of the Lord. Kaya ngayon, through this po, sa pamagitan po nito, ay naigaguide po tayo. At maraming maraming salamat po sa inyo, Coach Pia and Doc Nancy. Shalom po. God be the glory po. Thank you, Pastora Marity, for that. No, ang ganda talaga pagka mayroon tayong mga learnings. Ito ngayon yung parating yung sinasabi sa sarili ko. Learnings is a place for me to stay young. Stay young is being a learner. Kasi nag-upgrade po ang mga katuruan through the power of the Holy Spirit. Kaya that's a place for me to stay young. And by learning. Hallelujah. Thank you for that po. And pakinggan ko nga po rin natin si Brother Resty. Yan. Pakinggan natin yung kanyang boses. Hello po sa inyo. Good evening po. Hello po. Good evening po. Good evening po. Good evening po. Whatever po na na-take po natin sa ating learnings or whatever po na nandyan po sa puso ninyo, just share with us po. Okay po. First time ko po na makasama po kayo sa ganito. Wow. Amen. Opo, kasi talagang totoo naman po na kinakailangan na meron tayong vision. Ano po? That's right. Yung nakikita natin kasi sa nakikita natin yung maliit lang yung ano natin, pero darating yung panahon kasi wala pong vision na maliit eh. Talaga po yan ay nakapok at lakaran po natin yung vision na ibinigay sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you. And hallelujah. Thank you for that po. At narinig po natin yung boses niyo kasi it's a participation of each and everyone. Magkakapatid po tayo sa Panginoon. So, we saan love one si another. Pastor, saan po kayo, Pastor Resty? Hindi po ako pa. Ah, hindi po ba? Sorry po. Going po. Going po ba? Going to. Papunta. Alda ko po yan, no? Kila Pastor Finis po. Oh, okay. Okay po. Okay po. Oh, hallelujah. Alright. So, ano wala si ano, Pastor
Arizala. Ayan na, si Pastor Arizala. How are you po? Hello po, Pastor Erickson Arizala. Hindi ko po pa kayo nakikita. Hindi ko pa kayo na masyadong namimit eh. I think nag-meet tayo sa prayer, but this time, sige po. Yes po, mapagpalang gabi po, Coach Pia. Yes po, sometimes po ay nakaka-join po ako sa panalangin ninyo ni Doc Nancy. Medyo madilim po yun dito sa amin ngayon. Kaya hindi ko na po bubuksan yung camera. Anyway, napakaganda po nung itinuro, isendra nyo po ngayong gabi. Ang aking naano dun ay yung kahalagahan ng vision. Ano po? Kasi sabi nga sa Hosea, without vision, talagang parang mag-ano na rin, magpe-perish na rin yung mga, yung people without vision. Kaya napakahalaga po ng vision. At medyo, ano po, kanina pawala-wala po ako dahil yung siguro yung internet po namin dito ay ano, nawala. Kaya yun po, ang halos na ano ko lang po yung patungkol sa vision. Napakaganda po nung tayo po lahat ay magkaroon ng vision para magkaroon po tayo ng direction. Maraming salamat po sa pagtuturo po sa amin, Coach Pia. Hindi ko alam kung ano po ang tawag, mentor? Hindi po. Sa akin lang po nakatoka yung mentorship one, but sa totoo lang po is kung kukunin po kasi natin yung mentor, no, is a one who's go who is ano na talaga sila. Yung talagang pulido na, alam na nila yung mga ganyan. Si Doc, kaya ang mentor talaga. But me, for me, ako lang yung naglatag for this. Hallelujah. Maraming salamat din po sa aming pastor, si Ambassador Benis. Lagi kami nire-remind na kapag may mga ganitong pag-aaral, lagi kami ni-encourage na mag-join para matuto ng matuto at i-prepare yung aming mga sarili para sa in the future task. Kailangan naming mag-aral, magsanay para maihanda yung bawat isa sa amin na para gamitin ng Panginoon sa kanyang kaharian in the future. Kaya, yun po, maraming salamat po sa lahat na nandito ngayon. Kila Doc Nancy, kila Pastor Abelina, sa aking mga ka-churchmate. Sa lahat ng mga kapatid sa kaharian ng Diyos, God bless po sa lahat. Thank you so much. Wow. At I suggest na ibibigay po ninyo ito or ituro po ninyo ito, lalo na sa ating mga kabataan. It should be applicable na talagang ibigay po natin sa kanila. Whatever the na nakuha po natin, I'm going to give you the slides if you want to, para po sa ganon na advance po ang learning ng ating mga kabataan, kasi mas lalo silang mga ano dyan eh, pagka nakuha nila na to start their life, to start their family or start an organization in the future, mayroon na po silang pattern. Hindi na po sila ma-out of ano, no, sa mga starting point nila. Hallelujah. Good. Pastor Benny. Si Ate Pia ay functioning as mentor din po siya. Coach po siya at acting as mentor din po. So, hallelujah, tagan din ng glory. So, Pastor Abelina, how are you po? Yung mga youth ang hawak ni Pastor Abelina. Okay po, ma'am. Meron na po? Yes po, naririnig po. Opo. Noon pa, matagal, hindi pa po ako pastora, nabivision ko na yung sarili ko na nagsasalita sa mga tao. Oh, grabe at hindi naman. Hindi ko po pinangarap, pero parating ko nakikita yung self ko na nag-speak. Parating ko yung nakikita. Sabi ko, bakit ganito yung nabivision ko sa sarili ko? Pero dayo ko naman magpastor, sabi ko. Kasi alam ko po kung gaano katindi yung magpastor.
And later on, di ka naman pala po pwedeng umindi doon sa calling. Napunta na ako doon at binigay ng Lord sa akin yung gusto ko lahat ng mga member ay mawala doon. Nung pumunta po kami kasi dito sa church, nag-start kami dito, pioneering, ang mga member ay napakahirap. At yung talagang nilagay ng Lord sa heart ko, maalis sila doon sa sitwasyong yon. Na umangat sila sa kanilang sitwasyon through the word of God. At through the years, nakita ko naman po ang kumilos ang Diyos. At yung vision kong yon, ngayon nakikita ko na sa kanilang mga sarili na parang nakikita na rin nila. Yung sabi nila kanina, kasi nagpo-practicum na rin po sila eh. Mayroon na akong 13 disciples din na dini-disciples. Tapos nagpo-practicum na kami. Tapos sabi nila ka sa akin, Pastora, ngayon ko lang nakikita yung sinasabi mo sa amin dati. Ngayon nakikita ko na. Ganun. Yung anak, ang sarap po ng pakiramdam na yung dating dinideklara mo sa kanya, ngayon nararanasan na nila. Tinulungan mo silang mangarap, tinulungan mo silang pumunta dun sa lugar na yon, napakasarap po ng pakiramdam. To God be all the glory. Marami pa po akong kailangan malaman. Salamat po sa inyo ni Doc Nancy. Marami po akong natututunan. At lahat mo na natutunan ko, dinadownload ko sa kanila. Kaya pinakang bless sila. Lahat ng aking natututunan ay dinadownload ko po sa kanila. Salamat po sa buhay ninyo. At we are really so much blessed sa kaharian. Salamat po. God be the glory. At Pastor Denise, hello po, General Denise. How are you po? Hello po. Purihin ang Panginoon po. Ako po kasi nasa lugar sa CR. Kaya bigla po ako nagpatay. Pero dito po ako magbubuhay. Napakaganda po ng ating topic ngayon mula po sa ating mentor Pita, no? And also, Pia, masado ba eh, pambihira. Excited po kasi ako at sa ating member na si Doc Nancy B. Hallelujah. Nakita ko po sa inyong tinuturo na yung vision, kapag ito'y dumating sa tao, ito yung magbibigay sa tao para siya ay gumawa. Yung pong mga tao ng vision, hindi po sila gumagawa. Kung inyo pong natanggapin yung sinasabi ko. Kasi karanasan dito, ang natanggapin po sa pagpapastor, eh paglinggo, magtuturo ako, magba-Bible study, tapos magpa-follow up. At wala po akong vision na kagaya ng tinuturo ninyo ngayon. Pero ngayon, maunawa kong hari ng Diyos, magtatatlong taon po, dun pa lang po talaga nabuo ang vision. Kasi nung una, para po sa akin, ambition. Ngayon, nakita ko na po talaga na una-una, ang buong Quezon ay maghihintay ng Diyos. At yung po ang naging dahilan upang ako po ay kumilos, gumalaw, gumawa. Naunawaan ko po na sa loob ng kaharian ng Diyos, doon mo pala talaga masusumpungan yung tamang vision. Kasi nung una, sakali mang may vision, pawala-wala, at ang tanging vision doon ay kakalatan. Kakalatan ng churches, kung anong pangalan ng denomination, yun ang ikakalat sa mga lugar. Yung tanging alam ko nung una, kaya lang, dalawang lugar lang ang nakalatan. Pero ngayon, naunawaan ko na yung vision, yun yung nagpapatakbo sa akin ngayon. Oo. Naunawaan ko, yun yung nagpapakilos sa akin ngayon. Samantalang una, hindi ako umikilos. Bakit? Ay, wala akong vision eh. Basta alam ko, i-maintain na lang ang charts. Kung kailan ito mamamatay. Di ba? Pero ngayon, nakita ko yung vision ang nag-cause sa akin upang ako'y gumawa, upang ako'y mag-disciple, upang nabuhay uli yung passion.
nalaman ko yung calling ko, lumitaw yung calling ko, lumitaw yung purpose ko nung magkaroon ako ng vision. Eh nung una, wala akong vision. Ang tanging alam ko, just to alagaan na lamang ang charts na kung kailan na lang siya mamamatay na. Pero ngayon, ibang klase. Hallelujah. Sabi ko nga sa wife ko, after ng Quezon Province, ma-develop ang Quezon Province. At nakapag-develop na tayo ng maraming mga manggagawa sa Quezon Province, iiwan na natin ang Quezon Province. Pupunta tayo sa ibang bansa naman. Kasi sabi ko sa kanya, hindi mo na tayo aalis hanggat hindi pa na-develop, nakukolonize ang Quezon Province. At bago po kasi mangyari ang mga bagay na to, marami na nagpropesiya. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa nalalaman ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Marami na nagpropesiya, ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal ng propesiyang yon. Pero ngayon ito, unti-unting nangyayari nang maunawaan ko ang paghahari ng Diyos, Ate Pia. Oo, ngayon ko siya naunawaan at ngayon luminaw ang pangitain. At yung pangitain na yon, yun ang nagiging cause upang kaming lahat. Lagi ko pong binababa ang pangitain sa mga kapatid. Eh ngayon, nagsisimula na silang ma-challenge. O kasi nung una, simbawe ang mga kapatid. Magsisimulang pag-araw ng Linggo, pero pagkatapos, iintayin na uli ang Linggo. Pero ngayon, sabi ko sa kanila, hindi kayo miyembro, hindi kayo basta mamamayan ng kaharian, kayong lahat ay mga leader. Amen. Pinapakita ko po sa kanila na ang Quezon Province ay sasakupin natin at isa kayo sa mga itatalaga. Isa kayo sa magiging ambassador sa bawat bayan. Eh ang Quezon Province po, ang buong Quezon Province po, kung di po ako nagkakamali, nasa 70 o almost 50 na towns. Ibig sabihin, kailangan makapag-develop ako ng 50 leaders para bawat bayan ay merong ambassador na doon. At yung mga ambassador doon, sila naman ang magdi-develop ng maraming leader para i-conquer talaga ang bawat barangay hanggang sa mawisan natin na ang buong Quezon ay kaharian na ng Diyos. Eh ngayon, nung una po, walang ganon. Pero ngayon, develop po yun sa puso naming mag-asawa. Sabi ko nga po kanina sa pag-share ko kanina sa mga kapatid. Ngayon, konti lang tayo. We are almost 20 plus lang. Eh sabi ko, hindi tayo papayag na sa darating na taon, 20 plus pa rin tayo. Hindi pwedeng ganon. Kailangan makapag-develop na tayo. Kailangan ma-develop na kayo. At alam nyo po ba, nagre-response po sila kasi nakikita na po nila yung pangitain. Nakikita ko, gumagawa na rin po sila. Nakikita ko, nag-i-stay sila sa discipleship. O, nagtumutugon sila sa discipleship. Samantalang una, kahit magsabi ko, sige, discipleship tayo. Walang tumutugon. Pero nang malaman po nila yung pangitain, tumutugon na po sila. Kaya nakita ko, tama yung sinabi nyo, Ate Pia, kapag merong pangitain, kikilos ang mga tao. Kapag merong pangitain, madidevelop ang mga tao. Kapag merong pangitain, lalabas yung kanilang abilities, lalabas yung kanilang knowledge, lalabas yung kanilang gifts, lalabas yung kanilang talent. Bakit? Sapagkat meron na silang nakikitang pangitain. At sila ay sasama na lang doon to fulfill the vision. Nabubuo po, Ate Pia, nabuo na ngayon ang mission. Because of the vision, nabuo na po sa amin ang mission. Kaya tuwa-tuwa kami, Ate Pia. Salamat po ngayong gabi. Eh talagang mentor na ang dating po ninyo, Ate Pia. Para si Dr. Ate Pia. Sabi ko niyo, ano sa kaharian ng Diyos. Kaya, mentor ko rin po siya. Pinig ko rin po siya. Pinibis ay kasama rin po siya. Ayan. Kaya naniniwala ko po sa inyong buhay. Do, maganda ang kantungan ng buhay. Hallelujah. Destination ay may destiny. Hallelujah. Salamat po, Ate Pia. Marami pa akong sasabihin. Kaya lang gabing-gabi na. Meron pa po kaming ngayon. Meron pa po kaming discipleship ngayon pagkatapos ito. God bless you. Alright. Wow, very powerful. Okay, para po kapag-proceed na po kayo sa inyong mga gawain, let's pray. Hallelujah.
Abba Father, we thank you so much with this great and wonderful moment that we gather here together para pag-aralan po namin ang ibinaba niyo po sa amin ng mentorship program ng IKMA Ama patungkol sa vision, mission, values, spiritual gifts. At marami pa Ama na aming pag-aaralan sa session na ito. Within 4 session Ama ay makita po namin very clear ang mga gawain po namin ng bawat isa. Maraming salamat at pagpalain niyo po ay mga binabanyo niyo yung vision and vision, mission, ang mga values, mga binibigay niyo po sa bawat isa. That is the fulfillment of our work here on earth. Marami pong salamat, pagpalain niyo po ang bawat isang mapayapa. We declare and decree ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa bawat isa sa atin, sa ating lahat ng ginagawa, sa ating pagtulog, sa ating lahat ng ating mga task and the kingdom and all in our family. Marami pong salamat, Ama. Basbasan niyo po ang bawat isa at humawayo kaming mapayapa sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa aming founder, Doc Nancy, na nandito po sa amin at sa lahat ng mga nandito, si Erickson Arisala, Doc Nancy, si Pastor Abilina, si Brother Resty, si Pastor Benis at Pastor Mariti at sa akin at lahat po Ama na yung mga wala po dito, pagpalain niyo po ang bawat isa. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga buhay, pagpalain niyo po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. Bye-bye po. So, in tomorrow night we have intercession. Yes po. Yes po. Mga watchmen, nag-watch po tayo sa impapawid, sa lupa at sa ilalim ng lupa tayo po. Itinalaga ng Diyos na mag-watch po. So, let's do it po. Marami pong salamat. Ate Pia, may question lang ako. Assignment po ba yung to write the vision? Yes. In 200 words or more? Yeah. Opo, kasi yun na po. Whatever na ilagay po ng Diyos sa kanila, insulat muna lahat. And then, i-accept po nila ng 200 words para ilagay nila doon. It seems like a vision board for them to able na remind for them that there is a vision of God sa bawat isa po. So, alright. Okay po. Thank you, Ate Pia. Thank you po sa lahat. God bless. Thank you po sa lahat. God bless po. Bye-bye.